Dok Zara, maraming salamat po sa pagligtas sa buhay ng aking anak. Umiiyak na pasasalamat ang matanda kay Zara. Walang anuman, ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Malambing na sagot ni Zara. Isang magaling na doktor si Zara. Dahil sa galing nito, marami na itong naisasalbang buhay. Dahil na rin sa dedikasyon ni Zara sa kanyang trabaho. Marami na rin itong natulungan at nagamot ng libre na mga mahihirap at walang perang pangpagamot. Pati na rin ang mga katrabaho nito sa hospital, mataas ang tingin at respeto kay Zara. Okay na po ba kayo, Tay? Pwede na kayo makauwi mamaya kapag naubos yung itong nakatusok sa inyo. Mabait na sabi ni Zara sa isa niyang mga pasyente. Nang naikot na ni Zara ang mga room ng kanya mga pasyente para masigurado na maayos sa mga kalagay ng mga ito, nagpunta na ito kaagad sa pantry ng hospital para magpahinga. Sis, balita ko, kasali ka daw sa volunteer worker na pupunta sa probinsya? Namamanghang tanong ng isa sa mga kasamahan ni Zara at matalik niyang kaibigan. Oo, buti nga at napili ako. Excited na sabi ni Zara. Alam naman ng buong ospital na gustong gusto mo nagvo-volunteer kahit na ang lugar na pupuntahan mo ay may gera. Natatawang sabi ni Isa. Hindi naman. Gusto ko lang makagamot ng mga taong kailangan magamot dahil yun ang rason kung bakit ako naging doktor. Proud na sabi ni Zara. Masayang nginitian ito ng kanyang kaibigan. Masaya ito na nakikita niyang masaya si Zara. Hindi na rin nagtagal, dumating na rin ang araw para bumiyahe si Zara at iba pa nitong kasamahan sa probinsya. Ilang oras ang naging biyahe nila papunta sa probinsya. Namamanghanga si Zara at makasamahan nito sa sobrang ganda na mga tanawin ng kanyang nakikita. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nahiligan ni Zara ang mag-volunteer ang makapunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sila ba ang mga doktor na darating? Seryosong tanong ni Mateo sa kanya makasamahan. Opo, sir. Matapang na sagot ng isang lalaki. Balita ko, merong isang sikat na doktor ang sumama. Seryosong sabi ng isa pang kasamahan ni Mateo. Ganun ba? Pagbutihin niyo ang inyong mga trabaho at siguraduhin na walang makakapasok na kalaban dito sa baryo. Seryoso at madiin na utos ni Mateo. Yes, sir! Sabay-sabay na sigaw ng kanya makasamahan at nagsalut ang mga ito kay Mateo bago umalis. Napatitik si Mateo kay Zara mula sa malayo at pinagbasdan niya ito ng mabuti. Nakita niyang masayang tinitignan ang mga bata sa baryo. Napangiti naman si Mateo at nilisan ang kanyang pwesto para magpalit. Nang nakapagpalit ito, binalak ni Mateo na magpunta kung saan tinitignan nila Zara at mga kasamahan nitong doktor ang mga tao sa baryo na may sakit. Habang naglalakad, papuntang pwesto, may narinig si Mateo na batang umiiyak. Agad naging alerto si Mateo at pinagmasdan ang kapaligiran. Nang nakita nitong walang tao sa kanyang kapaligiran, tumakbo na ito papunta sa lugar kung saan may umiiyak. Nakahinga na lang ito ng maluwag nang nakita niyang nadapa lang ang bata at iniiyakan ang kanyang nadurugong tuhod. Tahan na, pupunta tayo sa doktor para gamutin ang sugat mo. Seryosong sabi ni Mateo. Tumango-tango naman ang bata habang pilit na pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Napangiti naman si Mateo nang nakita ang batang unti-unting tumatahan sa pag-iyak. Buhat na buhat ni Mateo ang bata na nagpunta sa pwesto nila Zara. Nang nakita naman ni Zara si Mateo, napansin nito ang hawak niyang bata na namumugto ang mga mata. Anong nangyari? Nag-alalang tanong ni Zara. Nadapa lang po. Mahinang sagot ni Mateo.
Habang abala sa pagtingin ng sugat ng bata si Zara, nakita ni Mateo na lalapit na sana ang kapitan sa baryo at isa niyang kasamahan para batiin ito. Ngunit sumenya si Mateo at umiling-iling sa mga ito. Narealize naman ng kasamahan ni Mateo ang gustong ipahiwatig ng kanyang boss at pinigilan ang paglapit ng kapitan. Napangiti si Mateo at binalin ang atensyon kay Zara na lilinis ang sugat ng bata. Malalim ba, ma'am, ang sugat ng bata? Seryosong tanong ni Mateo. Napatalon si Zara sa bigla ang pagsalita ni Mateo. Sino ba naman ang hindi magugulat kapag bigla kang makarinig ng malalim na boses? Okay naman, hindi naman malalim ang kanyang sugat. Malambing na sagot ni Zara at pilit ang nginitian si Mateo. Nahihiya ito sa kanyang naging reaksyon sa malalim na boses ni Mateo. Napangiti naman si Mateo na parang namamangha ito sa mga reaksyon na kikita niya kay Zara. Taga dito po kayo, ma'am? O kasama po kayo sa mga nag-volunteer? Curious na tanong ni Mateo. Kasama ako sa mga nag-volunteer? Ikaw, taga dito ka rin ba? Nakangiting tanong ni Zara. Hindi rin po. Isa po ako sa mga volunteer dito at sa mga pagkain ako nakapwesto. Seryosong sabi ni Mateo. Hindi alam ni Zara ang kanyang maramdaman sa bawat tingin ni Mateo sa kanya. Meron kasi itong pinaparamdam kay Zara na kakaiba. Sa itsura ni Mateo at pananalita, hindi ito mukhang simpleng volunteer worker lamang. Umiling-iling si Zara para alisin ang mga paratang ng kanyang naiisip sa taong hindi pa niya kilala. Ganun ba? Parehas lang pala tayo? Masayang sabi ni Zara. Napangiti naman si Mateo at ang nakitang tapos na magamot ni Zara ang sugat ng bata, iniabot ni Mateo ang kanyang kamay sa harapan ni Zara. Mateo, seryoso at mariin na pagpapakilala ni Mateo. Zara, malambing na sabi ni Zara at masayang tinanggap ang kamay ni Mateo. Pinagmasdan ni Zara ang likod ni Mateo habang umaalis na kasama ang bata. Guwapo at may aura na dangerous, maarting sabi ni Isa. Nagulat naman si Zara nang nakita si Isa sa kanyang tabi. Ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Zara. Siyempre, sasama ako. Boring kaya kapag wala ka? Tumatawang sabi ni Isa. Ikaw ang pumalit sa kasamahan natin ng kasakit? Nakataas kilay na tanong ni Zara. Oo, hindi ako nakasabay sa biyahe ninyo kanina dahil nahuli ako sa gising. Kaya ang ending, ako lang mag-isa ang nagbiyahe. Nakangusong sabi ni Isa. At saan ka naman ba nang galing kagabi, ha? Natatawang tanong ni Zara. Secret. Anyway, sino yun? Curious at nakangiting tanong ni Isa. Si Mateo, volunteer worker din, pero sa mga pagkain siya nakapwesto. Nakangiting sabi ni Zara. Hindi siya mukhang volunteer worker. Ang ganda ng katawan at nakakatakot ang kanyang aura. Seryosong sabi ni Isa. Ano ka ba? Baka sobrang seryoso lang talaga yung tao. Tumatawang sabi ni Zara. Nagkibit-balikat na lang si Isa at sinimula na rin maggamot ng mga taong dumadating sa kanilang pwesto. Samantalang si Mateo naman nagderetsyong bumalik sa kanilang kampo. Ano po, sir? Hindi makapaniwalang tanong ng vice captain ni Mateo na si Mike. Wala naman akong masyadong ginagawa. Kaya tutulong ako magkalat ng pagkain sa isa sa mga pwesto ng mga volunteer. Seryosong sabi ni Mateo. Naguguluhan man si Mike. Ngunit naisip niya na ang kasalamuhan ni Mateo na si Zara ang pinigilan nila ni Mateo sa paglapit sa kanya, na-realize niya muli ang gustong mangyari ni Mateo at minabuting manahimik. Mabilis ka rin, ano?
Natatawang sabi ni Mateo. Kailangan kong maging mabilis, kundi wala makakaintindi sa'yo na hindi mahilig magsalita. Mahihirapan ang mga kasamahan natin sa pagsunod sa'yo. Seryosong sabi ni Mike at nagkibit-balikat na lang si Mateo at umalis na parang magpunta sa pwesto ng mga volunteer. Hindi naman nahirapan na tumulong si Mateo sa pagkakalat ng mga pagkain dahil din dito ay nakikita niya sa hindi kalayuan si Zara. Habang nagbubuhat si Mateo ng mga box, nakita niya sa isang gilid si Zara na nakaupong nagpapahinga. Anong ginagawa mo dyan? Seryosong tanong ni Mateo. Napatalon muli si Zara nang marinig ang malalim na boses ni Mateo. Nahihiya itong ngumiti kay Mateo pero umurong ito sa upuan para bigyang space si Mateo sa pag-upo. Walang reaksyon na upo si Mateo. Ano yung mga dala mo? Curious na tanong ni Zara. Mga pagkain para sa mga sundalong nagbabantay sa baryo. Walang emosyong sabi ni Mateo. Marami ba sila? Konti lang ang nakita ko. Sabi ni Zara habang sinisilip ang kalawakan na umaasang makakita ng ibang sundalo. Malayo pa ang kampo nila, kaya kahit anong silip mo dyan, hindi mo sila makikita. Natatawang sabi ni Mateo. Nagulat si Zara nang nakitang tumawa si Mateo. Simpleng ngiti at pagingisi lang ang nakita niya kay Mateo sa tuwing nakikita niya itong nagkakalat ng pagkain. Kaya nagulat ito sa pagtawa ni Mateo. Bakit? Nauubong tanong ni Mateo. Umiling-iling si Zara. Sorry, nagulat lang ako. Hindi ko alam na marunong ka palang tumawa. Nakangiting sabi ni Zara. Nakaramdam ng hiya si Mateo at minabuti na lang na ibahin ang usapan. May oras ka ba mamaya? Bigla ang tanong ni Mateo. Bakit? Nagtatakang tanong ni Zara. Kung okay lang sana sa'yo, mamasyal tayo sa probinsya. Nahihiyang pag-aya ni Mateo. Namula naman si Zara at bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Oo naman. Nauutal na sagot ni Zara. Dahil sa pagpayag ni Zara, hindi napigilan ni Mateo ang umiti na napakalawak na halos umabot ito sa kanyang tenga. Nanlaki ang mga mata ni Zara nang makita ang malawak ng ngiti ni Mateo na mas lalong ikinabilis ng tibok ng kanyang puso. Nagpaalam na si Mateo at umalis habang si Zara tahimik na pinagmamasdan ang likod ni Mateo habang naglalakad ito palayo sa kanya. Anong tinitignan-tignan mo dyan? Wala na si Mr. Sirius. Biglang bulong ni Isa sa tenga ng kaibigan. Napahiyaw sa gulat si Zara at pabirong hinampas ang kaibigan. Tinawanan na lang ito ni Isa at tumupo sa tabi ni Zara. So, nagniningning ang mga mata ni Isa na nagtatanong. Anong so? Naguguluhan na tanong ni Zara at napakunot pa ang kanyang noo. So, anong nangyari? Kinuha na ba number mo? O niyaya ka na maipag-date? Mabilis na tanong ni Isa. Date? Nauutal at nahihiyang bigkas ni Zara. Namula ito, nadaig pa ang kamatis sa pamula nung narinig ang salitang date mula kay Isa. OMG! May date kayo? Aba-aba! Kinikilig na sigaw ni Isa at muling hinampas ito ni Zara sa balikat para tumahimik. Anong date? Hindi ano? Mag-iikot lang kami dito sa probinsya? Namumula at nahihiyang sabi ni Zara. Kung hindi date ang tawag doon, eh ano? Masungit na tanong ni Isa. Umiling-iling na lang si Zara at iniwan sa upuan ng kaibigan. Dahil sa sobrang hiya, agad niyang iniwan ang kaibigan at minabuting magpatuloy sa trabaho. Sir, para na ba sa lahat ito? Seryosong tanong ni Mike.
Oo, kamusta ang kalaban? Meron bang kakaibang nangyari habang wala ako? Seryoso at walang emosyong tanong ni Mateo habang nagpapalit ito sa kanyang uniforme. Meron kaming nakitang umaaligid sa kampo kaninang umaga. Ngunit mas minabuti kung hindi ito pansinin at nung umalis, pinasundan ko sa isa sa mga kasamahan natin. Walang emosyong sabi ni Mike. Na nakapagpalit si Mateo, agad naman itong kinuha ang kanyang mga baril at pinagkakasa. Mabuti. Tawagin mo na ang iba at susugurin natin ang isa sa mga kampo ng kalaban. Matapang na utos ni Mateo. Bago pa lamang lumubog ang araw, natapos na rin nila Mateo ang kanilang pagsugod. Kaya naman agad niyang pinabalik sa kampo ang kanyang makasamahan para magpahinga. Kamusta ang lahat? Nakakunot noong tanong ni Mateo habang hinuhubad ang kanyang uniforme ng punong-puno ng dugo dahil sa tama nito sa kanyang balikat. Ang mga nasugatan na isugod na sa pwesto ng mga doktor, mabuti na lang at hindi malalim ang mga tama nila. Hindi po ba kayo magpapatingin, sir? Nakakunot noong tanong ni Mike. Gasgas lang to. Ako na ang maggagamot. Sabihan mo ako kung natapos ng magamot ang mga kasamahan natin at dadaanan ko. Seryosong sabi ni Mateo at nagsimula na itong magpalit at linisin ang kanyang mga sugat. Alam ng lahat na itinatago ni Mateo ang pagiging sundalo nito. Kaya naman, nung nagpunta si Mateo para tignan ang kalagay ng kanyang mga kasamahan, hindi sila nagbigay ng kahit na anong reaksyon na maipapakitang kilala nila si Mateo. Andito ka na pala. Pasensya ka na. Biglang sinugod ang mga sundalo. Kinatagalan ako. Pagod na sabi ni Zara habang inaalis ang kanyang uniforme. Anong nangyari? Seryosong tanong ni Mateo kahit na alam na niya ang dahilan kung bakit may mga sugatan na sundalo. Bigla daw nagpasabog ang isa sa kalaban bago mamatay. Malungkot na sabi ni Zara. Kamusta naman ang mga sundalo? Walang emosyong tanong ni Mateo. Okay na sila. Yung ibang natamaan ng bala, hindi ganun kalalim ang tama. Yung iba naman, natahiko na ang mga sugat. Malungkot na sabi ni Zara. Okay ka lang ba? Nag-alalang tanong ni Mateo na mapansin ang kalungkutan ni Zara. Nalulungkot lang ako na andito ang mga sundalo na nakikipagbakbakan sa mga kalaban, tinataya ang kanilang buhay at ganito ang laging naranasan. Ngunit andito tayo natutulog ng maayos sa sarili-sarili nating bahay. Sabi ni Zara, huwag ka mag-alala. Mas liligaya pa ang mga sundalo kung nalaman nilang nakakatulog tayo ng maayos dahil yun ang dahilan kung bakit nila tinataya ang buhay nila para maprotektahan tayo at makatulog ng maayos. Nakangiting sabi ni Mateo. Hindi na muling nagsalita si Zara at initian pabalik si Mateo. Lumaki si Mateo sa lugar kung saan malapit sa gera, kaya simula pa lang nung bata pa ito, natuto na itong maging alerto hanggang sa pagtulog, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang na halos hindi na matulog, masigurado lang naligtas at walang mangyayaring masama habang nakatulog silang magkakapatid. Kaya naman, naging sundalo si Mateo para masiguradong makakatulog ng maayos ang mga tao ng walang takot. Tara! Nakangiting pag-aya ni Zara matapos itong magpalit. Enjoy kayo! Nakangising sabi ni Isa na para ba itong nangaasar. Nilakihan na lang ito ng mga mata ni Zara habang naglalakad paalis. Inikot ng dalawa ang mga lugar na pwedeng pagpasyalan. Panaykuha naman ng litrato si Zara sa mga magagandang tanawin na kikita nito. Dahil din sa pamamasyal nila Mateo, nakilala ni Zara si Mateo ng pakaunti-kunti. Isa na doon sa hindi pala salita si Mateo. Pero kahit hindi masyadong nagsalita si Mateo sa kanilang lakad, hindi pa rin maitatanggi ni Zara na nag-e-enjoy ito. Sa mga kwento ni Zara, seryoso at sincere si Mateo sa pakikinig. Matapos nilang mamasyal,
At dahil dumilim na rin, nagpa siya ang dalawa na bumalik sa baryo. Ngunit hindi pa rin umuwi ang dalawa kundi naglakad-lakad pa ito malapit sa baryo. Tahimik man ang dalawa habang naglalakad, nagustuhan ito ni Zara. Hindi rin ito maintindihan kung bakit, ngunit talagang nagugustuhan niya ang presensya ni Mateo sa kanyang tabi kahit hindi sila nagkakausap. Baka hanapin na ako ng kaibigan at i-ring pa emergency bell. Pagbibiro ni Zara kay Mateo. Sana nag-enjoy ka para naman lumigaya ang kaibigan mo sa paglabas natin. Nakangiting sabi ni Mateo. Huwag mong isipin ang sinasabi noon. Iniisip niya lang na nagdi-date tayo. Tumatawang sabi ni Zara. Hindi mo pala matatawag na date itong simple nating paglabas? Nakangiting tanong ni Mateo. Akala nito, alam ni Zara na niyaya nitong lumabas si Zara para makipag-date. Ngunit simpleng paglabas lang pala ang naisip nito. Napanganga si Zara sa sinabi ni Mateo. Ha? Nagtatakang bigkas ni Zara. Sa susunod, maganda ka. Sisiguraduhin kong masasabi mong nag-date tayo sa mga tao sa susunod paglabas natin. Mayabang at nakangiting sabi ni Mateo. Natulala si Zara na parang statwa at nagwala ang kanyang puso. Ibig mong sabihin, nag-date tayo? Inosenteng tanong ni Zara kay Mateo. Napangiti sa sobrang pagkamangha si Mateo at kinuha ang kamay ni Zara. Nilapit niya ito sa kanyang mukha at tinitigan ng malagkit si Zara. Until our next date? Malambing at seryosong sabi ni Mateo. Hinalikan nito ang kamay ni Zara bago tuluyan na iniwan nito. Naglakad pa uwi sa bahay na pinagtutulugan nila ni Isa si Zara na parang wala sa tamang pag-iisip. Hoy! Biglang sigaw ni Isa sa nakatulalang kaibigan dahil sa pagkagulat na pabalik sa realidad si Zara. Ha? Bakit? Anong nangyayari? Natatarantang sunod-sunod na tanong ni Zara. Ang sabi ko, kamusta ang date niyo ni Mateo? Hindi makapaniwalang sabi ni Isa. Nang tuluyan ang pumasok sa isipan ni Zara ang nangyari, biglang namula ang buong mukha nito. Napangiti naman si Isa at agad na pabirong pinaghahampas ang balikat ng kaibigan sa sobrang kilig. May nangyari! Kwento mo sa akin! Si reaction mong yan, may nangyari! Pangungulit na sabi ni Isa habang kinikilig ng sobra. Dahan-dahan naman at nahihiyang ikwento ni Zara ang nangyari sa paglabas nila ni Mateo, pati na rin ang inihatid ito ni Mateo sa malapit sa kanilang tinitirhan. Wow! Napakamuskulado ng datingan ni Mateo! May pahalik pa sa kamay, hindi na lang hinalikan diretso ang labi mo! Kinikilig na sigaw ni Isa. Titigilan mo nga ako! Nahihiyang pagsaway ni Zara at napatingin sa kanyang kamay kung saan hinalikan si Mateo. Samantalang si Mateo, inantay na makapasok at mapatay ang ilaw sa bahay kung saan nakatira si Zara bago tuluyang umalis at bumalik sa kanilang kampo. Kamusta naman ang date niyo, sir? Nakangiting tanong ni Mike. Hindi ko akalain na ganun kakainteresado sa personal kong buhay. Nakangiting sabi ni Mateo. Curious lang kami, sir. Kwento mo naman. Pang-aasar pa ng iba nilang kasamahan. Umiling-iling na lang si Mateo sa kakulitan ng kanyang kasamahan at pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Zara na mapatingin sa pwesto kung saan nagtatrabaho si Mateo. Curious ka ba kung kailan susunod na date niyo ni Mr. Sirius? Baka maging giraffe ka sa kakasilip sa kanya sa kabila. Pang-aasar ni Isa sa kaibigan. Hindi ah. Kita mong abala ako nag-aayos sa mga gamit natin dito. Nahihiya at nauutal pang deny ni Zara.
Tinawanan na lang ito ni Isa at nagpatuloy sa ginagawa. Kanina pa kasi niya sinisilip si Mateo, ngunit hindi pa nito nakikita simula noong umaga. Hindi nito alam na nasa kampo si Mateo at sinisimulan ang panibago nilang operasyon para hanapin ang ibang kampo ng kalaban. Buong araw na hindi na silaya ni Zara si Mateo at inakala na hindi na sila lalabas. Kaya nakaramdam ng lungkot si Zara. Wala pa rin ba? Malungkot na tanong ni Isa sa kaibigan na halatang dismayado. Wala, na hindi ko nga nakita sa kabila eh. Malungkot na sabi ni Zara at napabuntong hininga na lang ito. Inisip na lang ni Zara na baka abala si Mateo kaya nagpunta na ito sa kanilang tinitirhan na bahay at kumain. Dapat kinuha niya number mo para naman kung hindi ka mayaya lumabas ulit, makausap ka man lang. Malambing na sabi ni Isa. Ano ka ba? Minsan lang kami lumabas. Akala mo boyfriend ko na? Hindi nagparamdam yung tao eh. Natatawang sabi ni Zara. Nako, doon rin ang punta yan. Sa mga tinginan niyo pa lang ng dalawa, alam ko na kung saan ang hantungan ninyo. Kinikilig na sabi ni Isa. Umiling-iling na lang si Zara at tinapos ang kanyang kinakain. Habang nag-aayos si Zara at Isa ng kanilang pinagkainan, merong kumatok. Nanlaki ang mga mata ni Isa at napangiti. Dali! Mag-ayos ka! Baka si Mateo na yan! Excited na sambit ni Isa. Para kang baliw! Natatawang sabi ni Zara. Ngunit nag-ayos pa rin ito ng kanyang itsura at tumingin sa salamin para masiguradong presentable itong tignan. Ngumiti naman si Isa at umiling-iling. Muling may kumatok sa pinto at agad na binuksan ito ni Isa. Masayang ngitian ni Isa si Mateo na nakita ito. Si Zara ba? Kinikilig na tanong ni Isa. Masayang tumango si Mateo at agad na manghinila ni Isa si Zara papuntang pintuan. Kahit wag mo na siyang ihatid pa uwi. Pagbibiro ni Isa at agad na tinulak palabas ng pinto si Zara at sinara ang pinto. Namula sa hiya si Zara at hindi makatingin kay Mateo. Natawa naman si Mateo sa kakulitan ni Isa na ikinatingin ni Zara sa kanya. Pasensya ka na. Nahiiyang sabi ni Zara. Ayos lang. Kamusta ang araw mo? Pwede ka bang yayain maglakad-lakad? Seryosong tanong at pag-aya ni Mateo. Tumango naman si Zara at nagsimula na maglakad-lakad ang dalawa. Ayos naman, meron ulit mga sundalong na isugod ngayon, mas marami pa kahapon. Seryosong pagkwento ni Zara. Balita ko, inuubos na nila ang kampo ng mga kalaban. Walang emosyong sabi ni Mateo. Mag-ingat ka sa pagpunta-punta mo sa kampo ng mga sundalo at baka madamay ka. Nag-alalang sabi ni Zara. Para bang hinahaplos ang puso ni Mateo sa kanyang mga narinig. Huwag ka mag-alala, naghahatid lang naman ako ng pagkain nila at aalis rin ka agad. Nakangiting sabi ni Mateo. Ikaw, kamusta naman ang araw mo? Curious na tanong ni Zara. Ganun pa rin, hindi ako masyadong kailangan sa pwesto kanina kaya tumulong ako sa ibang pwesto ng mga volunteer workers. Pagsisinungaling ni Mateo, pero ang totoo, natagalan siyang makabalik mula sa pagsugod sa isa pang kampo ng kalaban dahil masyadong marami ang mga kalaban sa pagkakaalam niyang dami ng kalaban. Ganun ba? Kaya pala, hindi kita napansin sa pwesto ninyo kanina. Nakangiting sabi ni Zara at nakahinga ng maluwag. Bakit? Hinahanap mo ba ako sa pwesto namin kanina? Nakangising tanong ni Mateo. Hindi ah? Natatarantang pag-deny ni Zara. Hindi ko akalain na lagi mo pala akong pinagmamasdan mula sa pwesto ninyo. Masayang sabi ni Mateo. Napakagatlabi na lang si Zara sa sobrang hiya. Baliw ka talaga Zara? Di mo talaga makontrol ang bunganga mo? Inis na sabi ni Zara sa kanyang isipan.
Di bale, bukas, parati ako maglalabas sa pwesto namin para mas madali mo akong makita. Nakangising sabi ni Mateo. Tigilan mo nga ako. Namumula at nauutal na sabi ni Zara. Kailan ang balik niyo sa Maynila? Curse na tanong ni Mateo. Sa susunod na araw, kayo? Malambing na tanong ni Zara. Mahuhuli kami ng isa pang linggo? Seryosong sabi ni Mateo. Gusto pa sana magtanong ni Zara. Gusto nitong matanong kung matapos nila sa probinsya at nakabalik na sa Maynila, magkikita pa muli sila. Ngunit mas minabuti na lang ni Zara ang tumahimik at enjoyin ang tahimik nilang paglalakad. Lumalamig na? Seryosong sabi ni Mateo at inalis ang kanyang jacket para isuot kay Zara. Salamat. Namumulang sabi ni Zara. Halika at balik na tayo sa bahay na tinitirhan ninyo. Baka magkasakit ka pa. Lumalakas ang hangin. Nag-alalang sabi ni Mateo at kinuha ang kamay ni Zara. Hawak-hawak ni Mateo ang kamay ni Zara habang naglalakad sila pabalik sa bahay na tinitirhan nito. Hindi nagawang magsalita ni Zara dahil nagulat nito sa biglang paghawak ni Mateo sa kanya. Ngunit mas nagulat ito sa kanyang sarili dahil nagustuhan niya ang paghawak kamay nilang dalawa ni Mateo. Huwag ka mag-alala. Mabilis kong tatapusin ang trabaho ko bukas para mailabas ka sa tamang oras. Seryosong sabi ni Mateo nang nakarating sila sa tapat ng bahay na tinitirhan ni Zara. Namula si Zara at tumango na lang kay Mateo. Napangiti naman si Mateo sa pagiging cute ni Zara at napahalik sa kanyang pisngi. Good night. See you tomorrow. Malambing na pagpapaalam ni Mateo. Naging hobby na ata ni Zara nang pagmasdan ang likuran ni Mateo sa tuwing umaalis ito. Inantay munang mawala sa paningin ni Zara si Mateo bago pumasok. Nadatnan naman niya ang kanyang kaibigan na masayang inaantay si Zara sa pagbalik. So, anong ginawa the moves ni Mateo para mumula ka ng ganyan? Nakangising tanong ni Isa. Napahawak si Zara sa kanyang mukha at napangiti. Hoy! Anong nangyari? Kinikilig na sigaw ni Isa nang nakita ang kinikilig ng ngiti ni Zara. Hindi ko alam. Pakiramdam ko, lumulutang ako. Nakangiting sabi ni Zara. Napag-usapan niyo naman ang pagbalik sa Maynila? Kung magkikita kayo o ano? Curse na tanong ni Isa. Nasabi niya lang na magstay pa sila ng isang linggo dito bago bumalik sa Maynila. Masayang sabi ni Zara. Napaka-gentleman ni Mateo. Na-excite tuloy ako sa promise ng pagmamahalan ninyo. Humahagikik na sabi ni Isa. Anong pagmamahalan? Napaka-advance mo naman. Nahihiyang sabi ni Zara. Sus, ako nang magsasabi na ganun na yun. Nakangising sabi ni Isa. Hindi naman nagawang i-deny ito ni Zara dahil napapaisip ito kung talagang may gusto na ba siya kay Mateo o nahulog na ito ng tuluyan. Napangiti na lang si Isa sa pagka-inosente ng kaibigan at na-excite sa susunod na mangyayari. Kinabukasan, tinupad nga ni Mateo ang kanyang sinabi na maaga niyang tatapusin ang kanyang trabaho sa kampo bago ito nagpunta sa pwesto nila Zara para tignan kung pwede niya itong ilabas ng ganun kaaga. Pwede ka na bang lumabas? Mabait na tanong ni Mateo. Hindi sana papayag si Zara. Ngunit pinilit ito ng kanyang makasamahan na umalis. Kami na bahala dito. Hindi naman ganun karami ang pasyente. Kaya pumunta ka na. Pangungulit ni Isa. Napabuntong hininga na lang si Zara at nginitian ng napakalawak ang kanyang makasamahan. Salamat. So, alis na kami ha. Masayang pagpapaalam ni Zara. Aba-aba, tignan mo itong babaeng to. Halatang excited masyado. Umiiling-iling na nakangiting sabi ni Isa. Ipinasyal naman ni Mateo si Zara sa lugar na alam nitong magugustuhan niya.
Ipinunta niya ito sa lugar na makikita ang buong baryo at iba pang tanawin. Ang inakala nga ni Zara, tumataas sila sa isang bundok o isang kagubatan, ngunit nagkakamali ito. Napanganga si Zara sa sobrang ganda ng tanawin, halos lahat sa probinsya matatanaw doon sa lugar. Paano mo nahanap ito? Namamanghang tanong ni Zara. Nagkibit-balikat na lang si Mateo. Tinuro sa akin ng isang sundalo. Nung naghatid ako ng pagkain, dito raw ang tambay ng kanilang kapitan. Pagsisunungaling ni Mateo. Meron nga talaga rito ang kapitan nila, ano? Narinig ko ang bulong-bulungan tungkol sa kanya. Ngunit sa isang linggo ko rito, ni minsan hindi ko pa siya nakikita. Dismayadong sabi ni Zara. Bakit naman gusto mong makita ang kapitan ng mga sundalo? Nakakunot noong tanong ni Mateo. Balita ko, napakagwapo daw nito at mamangha ka sa bawat galaw niya. Nakangiting sabi ni Zara. Nagulat naman si Zara nang inarap ni Mateo ang kanyang mukha sa kanya. Mas gwapo sa akin? Seryosong tanong ni Mateo. Namula ang buong mukha ni Zara at iniwas ang tingin. Hindi ko alam. Hindi ko pa naman nakikita ang kapitan. Nahihiya at natatarantang sabi ni Zara. Paano kung mas gwapo sa akin? Nakangiting tanong ni Mateo. Mas lalo namang namula si Zara na halos buong mukha na nito namula nang mas nilapit ni Mateo ang kanyang mukha sa mukha ni Zara. Pakiramdam ni Zara, hindi ito makahinga ng maayos dahil sa sobrang init ng kanyang nararamdaman. Gusto mo bang makita yung kapitan? Pagbabago ng topic ni Mateo at umupo ng maayos. Nakahinga naman ang maluwag si Zara at napahawak sa kanyang dibdib dahil pakiramdam nito sa sabog ito sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Natawa naman si Mateo sa namumulang itsura ni Zara at napawis sa buhok ni Zara na nakaharang sa kanyang mukha. Ang cute mo tignan? Masayang sabi ni Mateo. Ito ang kauna-unahan na hindi makayana ni Zara ang kanyang nararamdaman. Halo-halo ang kanyang nararamdaman hanggang sa hindi niya na ito maintindihan. Hindi ko gusto makita ang kapitan dahil lang doon. Na-curse lang ako. Bigkas si Zara na nakakuha ito ng lakas loob. Ako? Nakita ko na. Mahinang sabi ni Mateo. Bigla namang nawala lahat ng kaba at hiya nararamdaman ni Zara. Talaga? Ano naman itsura niya? Excited na tanong ni Zara. Natawa na lang si Mateo sa naging reaksyon ni Zara. Gwapo nga. At makikita mong malakas. Hindi siya mahilig magsalita. Pero kapag sa taong importante sa kanya, napakadaldal niya. Mabait ito, pero masungit sa ibang tao. Sabi rin ng iba, tungkol sa kanya ay, seryoso daw ito parate. Pagkukwento ni Mateo kay Zara tungkol sa kanyang sarili. Magkakasundo kayo. Nakangiting sabi ni Zara. Bakit naman? Mahinang tanong ni Mateo. Ikaw na ikaw yun eh. Natatawang sabi ni Zara. Nagtagal pa sina Zara at Mateo ng ilang minuto sa lugar bago na masyal sa iba't ibang pwedeng pagpasyalan sa probinsya. Dito rin naging mas malapit ang dalawa. Kaya naman sa mga sumunod na araw kung hindi lalabas ang dalawa, nagkwekwentuhan ang mga ito hanggang sa dumating na ang araw na aalis at babalik na sa Maynila sila Zara. Bakit hindi mo tanungin kung anong balak ni Mateo pagbalik natin sa Maynila? Nagtatakang tanong ni Isa. Nahihiya ako at baka sabihin niya napakaklingi ko eh hindi pa naman kami. Hindi pa naman nagsabi na maliligaw din siya. Pagkukwento ni Zara. Girl, hindi pa ba panliligaw ang mga ginagawa ni Mateo? Niyaya ka makipag-date? Halos araw-araw at kung hindi kayo lalabas, idadalawin ka sa pwesto kung may oras siya para lang makasama ka kumain o makapagkwentuhan kayong dalawa.
Nakakunot noong sabi ni Isa. Alam mo naman na mas maniniwala ako kapag nanggaling na sa mismong bunganga niya. Ayoko mag-assume ano? Paglalaban ni Zara. Nagkibit-balikat na lang si Isa sa kaibigan nang matapos na mag-impake ang dalawa, niyaya naman ito ni Mateo na maglakad-lakad muli sa baryo. Ilang minutong naging tahimik si Mateo at ang nakapaghugot ito ng lakas loob, hinawakan niya ang kamay ni Zara at tinignan ito sa mga mata. Gusto kong ituloy ang pagkikita natin kahit nakabalik ka na sa Maynila. Seryosong sabi ni Mateo. Napangiti si Zara. Masaya ito at hindi lang siya ang nakakaramdam ng ganon at natuwa rin ito nang nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Mateo. Ako rin, gusto rin matuloy natin ito kung saan man ito tutungo. Malambing na sabi ni Zara. Napangiti si Mateo at naging bakas sa kanyang mukha ang saya ng kanyang nararamdaman. Agad-agad na binunot ni Mateo ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at binigay kay Zara para ilagay ang kanyang numero. Na naisave niya ito, agad niyang tinawagan ito para malaman din ni Zara ang kanyang number. Mag-iingat ka sa Maynila. Seryosong sabi ni Mateo at nakangiting tinanguan naman ito ni Zara. Masayang bumiyahe pabalik sa syudad si Zara. Hindi na kailangan tanungin ni Isa kung anong nangyari dahil matapos itong halikan sa pisngi ni Mateo bago sila umalis at ang ngiting hindi maalis-alis sa mukha ni Zara, alam na nito na napag-usapan na nila ang mangyayari matapos bumalik ni Zara sa Maynila. Kailan kaya kayo ulit magkikita? Padigurado? Mamimiss ba si Mr. Sirius? Natatawang sabi ni Isa. Isang linggo pa daw sila dito o baka matagalan pa. Pero kapag nakabalik siya sa Maynila, agad daw niya ako pupuntahan. Nakangiti at nahihiyang sabi ni Zara. Yee! Matutunaw na ata ako sa sobrang kilig at pagka-excite! Kinikilig na sabi ni Isa. Ilang araw na rin ang nakalipas na nakabalik sa Maynila si Zara at ang makasamahan nito. Ni minsan, hindi nagawa magparamdam ni Mateo sa kanya. Dahil abala ito sa pagsugod sa mga natitirang kampo ng kalaban. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mateo sa paghuli ng mga kalaban para matapos ito kaagad at makabalik na rin ito sa Maynila. Sa bawat pagpasok nito sa gera, dala-dala nito sa kanyang isipan si Zara. Napapalibutan na tayo, sir! Sigaw ni Mike habang tinataguan ang mga paputok ng baril mula sa kalaban. Bagantay lang tayo. Darating din ang mga kasamahan natin. Habang may mga bala pa tayo, bawasan natin sila hanggang kaya natin. Sigaw ni Mateo sa kanyang vice president. Matapang na sinugod ang dalawa ang natitira at napakalaking kampo ng kalaban. Let's survive this, sir. Matapos ito, kailangan mo kaming ilibre ng ilang case ng alak. Matapang na sigaw pabalik ng isa sa kanilang mga kasamahan. Pasensya na kayo. May date pa ako. Nakangising sigaw ni Mateo at tinawanan na lang ito ng kanya makasamahan bago sabay-sabay sumugod sa kampo ng kalaban. Samantalang si Zara, hindi mapigilang mapaisip kung ano ang ginagawa ni Mateo. Hindi pa ba nagpaparamdam sa'yo? Nag-alalang tanong ni Isa. Hindi pa nga eh. Malungkot na umiling-iling si Zara. Baka busy lang, subukan mo kaya mag-message sa kanya at baka nag-aantay lang kayo. Nakangiting sabi ni Isa na dismayadong kaibigan. Na nakahakot ng lakas ng loob si Zara, nag-send ito ng message na pangangamusta kay Mateo. Ngunit ang isang reply, hindi nagawang mag-send ni Mateo. Nakalipas ang ilang araw, napatalon sa tuwa si Zara nang pagka-uwi nito galing sa trabaho. May na-receive itong text mula kay Mateo. Kumusta? Simpleng tanong ni Mateo sa text. Hindi napigilan ni Zara ang mapangiti sa tuwa, kaya agad naman niya itong nireplyan. Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Ani niya nito. Let's meet soon. Simpleng sagot
muli ni Mateo. Nag-reply na lang si Zara ng pagsang-ayon niya kay Mateo at hindi na muli nagparamdam si Mateo. Malalim ba ang tama ko? Seryosong tanong ni Mateo sa kanilang doktor. Natanggal naman po ang bala, Kapitan. Nakakalungkot lang isipin na marami ang nabawas sa inyo. Nalulungkot na sabi ng doktor. Hindi rin napigilan ni Mateo ang malungkot dahil halos nakalahati ang kanilang pwersa na patingin muli ito sa messages nila ni Zara at napahiga sa kama. Ikaw, buhay ka pa? Walang ganang tanong ni Mateo sa kanyang kasamahan na nakahiga rin sa di kalayuan sa kanyang kama. Pakiramdam ko nga, mamamatay na ako. Nangihinang pabibiro ni Mike sa kanyang kapitan. Di bali sir, meron pa kaming ililibre mo ng alak pabalik natin sa Maynila. Pagbibiro na makasama ni Mateo at Mike na may mga galos rin sa katawan. Good job surviving guys. Pero pasensya na talaga, may date pa ako. Nangihinang sabi ni Mateo. Napangiti naman si Mateo sa mga naririnig nitong protesta ng kanyang makasamahan hanggang sa nakatulog ito. Ilang araw muli ang nakalipas, nakayanan ng mga sundalo ang gumalaw-galaw mula sa kanilang mga sugat na nagamot at agad na bumiyahe pabalik sa Maynila para sa burial ceremony ng mga fallen warriors. Ang daming pasyente ngayon ano? Pagod na sabi ni Isa habang naglalakad sila ni Zara palabas sa hospital. Kaya nga eh, sobra ang pagod na nararamdaman ko ngayon. Malumanay na sabi ni Zara. Bigla namang may tumawag sa telepono ni Zara at napangiti ito ng bahagya nang nakitang si Mateo ang tumatawag. Masaya itong napatingin sa kaibigan na sinasanyasan itong bilisan sa pagsagot ng kanyang tawag. Hello? Nahihiyang sabi ni Zara. Where are you? Seryosong tanong ni Mateo. Napangiti naman si Zara nang muling marinig ang malalim at mababang pagsasalita ni Mateo. Andito pa ako sa ospital. Kalalabas ko lang galing shift. Malumani na sabi ni Zara. Let's meet at kumain if it's okay with you. Kinakabahan na pag-aya ni Mateo. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Zara. Andito ka na sa Maynila? Masayang tanong ni Zara. Natuwa naman si Mateo sa saya na narinig mula kay Zara. Antayin mo ako dyan. Susunduin kita. Natatawang sabi ni Mateo. Sige, aantayin kita. Malambing na sagot ni Zara bago tuloy ang ibaba ni Mateo ang tawag. Napahiyaw naman sa kilig si Isa. Mag-ayos ka dali! Kinikilig na sabi ni Isa. Tumango-tango si Zara at agad na inayos ang kanyang itsura. Ayan, mas nagmukha kang tao. Mukha kasing patay na bumangon sa puntod kanina eh. Pang-aasar ni Isa. Grabe siya! Natatawang sigaw ni Zara at habang nag-aasaran ang magkaibigan, dumating na rin si Mateo sa tapat ng hospital kung saan nag-aantay si Zara. Kinikilig na hinahampas-hampas ni Isa ang braso ng kaibigan. Nahihiya na manginitian ni Zara si Mateo na naglalakad papalapit sa kanya. Tara? Nakangiting tanong ni Mateo at agad namang tumango si Zara. Kinuha ni Mateo ang gamit na hawak ni Zara para buhatin. Mas lalo na pahiyaw si Isa sa ikinikilos ni Mateo at natuwa naman si Zara sa pag-gentleman ni Mateo. Mauna na kami. Namumulang pagpaalam ni Zara sa kaibigan habang si Mateo naman tinanguan si Isa. Sige, mag-enjoy kayo. Kinikilig na sabi ni Isa. Pinabuksan naman ni Mateo ng pinto nang sasakyan si Zara. Kailan ka pa nakabalik? Masayang tanong ni Zara na nakapasok silang dalawa sa sasakyan ni Mateo. Nung isang araw pa, marami lang hinahabol na trabaho, kaya ngayon lang nakahanap ng oras. Malumanay na pagpapaliwanag ni Mateo. Nagpahinga ka pa sana muna. Nag-alalang sabi ni Zara. Hindi ko na makayanan ang pagka-miss ko sa'yo.
Sa mga panahon na hindi tayo nagkita at mga oras na nasa trabaho ako, ikaw lang nasa isipan ko. Kaya nung nakahanap ako ng oras, agad kitang pinuntahan. Nahihiyang, sabi ni Mateo. Iniwas nito ang kanyang mukha at binalin ang paningin sa iba para lamang hindi makita si Zara ang kanyang pamumula. Napangiti naman si Zara at natuwa sa pagkakyut ni Mateo dahil napansin pa rin ito ang pamumula ni Mateo dahil hanggang sa mga tenga ni Mateo namumula ito. Sobrang namiss din kita. Akala ko nga nawalan ka na ng gana sa akin bigla eh. Pagbibiro ni Zara na agad nilingon ni Mateo. Hindi ah, naging busy lang talaga ako. Natatarantang sabi ni Mateo. Hinalikan naman ito ni Zara sa kanyang pisngi. Masaya ako kung ganon. Tumatawang sabi ni Zara na mas lalong ikinamula ng mukha ni Mateo. Habang kumakain ang dalawa sa isang restaurant, hindi napigilan ni Zara ang kanyang pagka-curious at tinanong si Mateo. Ano nga pala trabaho mo? Bigla ang tanong ni Zara. Kinabahan naman agad si Mateo at natahimik ng ilang sandali. Sabihin na nating may tungkulin ito sa mga tao o kaya sa bansa. Pilit ang ngitian ni Mateo si Zara. Napaisip naman si Zara at napangiti nang narealize niya ang trabaho ni Mateo. Nagtatrabaho ka sa gobyerno? Masayang pagula ni Zara at tinawanan naman ito ni Mateo. Kaya pala, sobrang busy mo nung nakabalik ka dito sa Maynila. Masayang sabi ni Zara at pilit ang ginitian muli ito ni Mateo. Hindi maitindihan ni Mateo kung bakit hindi niya maamin-amin ang tunay niyang trabaho kay Zara dahil siguro sa una pa lang nilihim niya na ito kaya natatakot na baka kapag umamin na ito mapapalayo ang loob sa kanya ni Zara o di kaya natatakot ito na baka hindi matanggap ni Zara ang trabaho ni Mateo na delikado. Isang trabahong kung saan niya parating itinataya ang kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, parati na nagkikita ang dalawa, namamasyal naman ang mga ito tuwing day off ni Zara. Mabuti na lang at hindi pa nabibigyan ng panibagong order si Mateo kay wala pa silang trabaho sa mga oras na iyon. Dahil sa parati nilang pagkikita, mas lumalim ang kanilang nararamdaman sa isa't isa at mas nakilala nila ang isa't isa. So, kamusta ang relationship niyo ng boyfriend mo? Nakangising tanong ni Isa. Hindi pa kami? Malumani na sabi ni Zara. Napanganga naman si Isa sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala dahil wala pang label ang dalawa. Seryoso? Bakit? Lagi kayong lumalabas. Hatid sundo ka ni Mateo. Lagi rin kayo nagtatawagan at nagtitext kapag nasa trabaho ka. Tapos sabihin mong wala pa kayong label? Hindi makapaniwalang sabi ni Isa. Wala pa talaga. Hindi pa namin napag-uusapan. Mahinang sagot ni Zara. Hindi ko nga alam kung naliligaw na eh. Nahihiyang sabi muli ni Zara. Napabuntong hininga na lang si Isa. Dapat pag-usapan ninyo yan. Bahala ka, mamaya habang buhay pa kayong ganyan at hindi magpa-progress ang relasyon ninyo. Pananakot ni Isa. Kinabahan naman si Zara at napaisip. Hindi naman ito maitatanggi na tama ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Kaya naman, nag-ipon ito ng lakas ng loob hanggang sa magawa niyang tanungin si Mateo. Kanina ka pa balisa. May problema ba? Nag-alalang tanong ni Mateo nang nakarating na sila sa tapat ng kondo ni Zara. Kabadong bigkas si Zara. Tinaasa naman ito ng kilay ni Mateo na mula sa hiya si Zara at umiwas ang tingin kay Mateo. Napalunok naman si Mateo sa ikinilos ni Zara sa mga oras na iyon dahil sa sobrang cute ni Zara sa paningin ni Mateo. Gusto na itong hilahin si Mazara papalapit sa kanya at halikan. Gusto ko lang sanang magtanong. Nahihiyang sabi ni Zara habang iniiwas ang tingin kay Mateo.
Ano naman yun? Kursa tanong ni Mateo. San mo balak dalhin itong meron sa atin kung ano man to? Pilit na pagbigkas si Zara. Nang naitanong niya na ang gusto niyang maitanong kay Mateo, mas lalo itong namula sa iya na daig pa ang kamatis sa pagkapula. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi na nito pinigilan ang sarili at inalis ang kanyang seatbelt para lumapit kay Zara. Marahan na hinarap ni Mateo ang namumulang mukha ni Zara sa kanya at hinalikan. Agad namang napapikit si Zara at hinalikan pabalik si Mateo. Inalis naman ni Mateo ang seatbelt ni Zara at hinila papalapit sa kanya. Inikot naman ni Zara ang kanyang mga kamay sa leeg ni Mateo at masayang tinanggap ang malalim na paghalik ni Mateo. Lumalim nang lumalim ang halika ng dalawa hanggang sa bumitaw si Zara sa paghalik para maghabol ng hininga. Malagkit na tinignan ito ni Mateo. Akin ka at sayong sayo lamang ako. Saan ko dadalhin ang relasyon natin? Habang buhay kong dadalhin ang kung anong meron tayo. Seryosong sabi ni Mateo. Napangiti naman si Zara at muling niyakap sa leeg si Mateo para mahalikan. Lumalim muli ang halika ng dalawa hanggang sa hindi napansin ni Zara nakapatong na pala ito kay Mateo. Hindi nakapag-isip ng tama ang dalawa at hinayaan na lang ang kanilang nararamdaman na umapaw. Marahan na tinulak ni Zara si Mateo. Pasok tayo sa kondo. Malambing na sabi ni Zara. Napakagatlabi naman si Mateo sa sinabi ni Zara at tinanguan nito. Nang makapasok sa kondo ni Zara, ang dalawa, agad namang hinalikan ni Mateo si Zara. Hinayaan naman ito ni Zara at hinalikan pabalik. Napasinghap si Zara nang bigla itong binuhat ni Mateo at hinigas sa kama. Mas lalong nawala sa pag-iisip si Mateo nang naamoy niya ang amoy ni Zara kama nito. Para bang na-hypnotize ito, isa-isang inalis ng dalawa ang damit ng isa't isa. Nilakbay ni Mateo ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng katawan ni Zara hanggang sa mapunta ito sa ibaba. Napaungol ng malakas si Zara at tinila ang leeg ni Mateo para halikan. Nagpatuloy ang halika ng dalawa hanggang sa inangkin na ito ng tuluyan ni Mateo. Ang ganda-ganda mo sa loob at sa labas. Mahinang sabi ni Mateo matapos itong angkinin ng paulit-ulit si Zara. Napangiti naman si Zara. Buti nakita mo ang loob ko. Pagbibiro nito na ikinatawa naman ni Mateo. Mukhang may lakas ka pa para makapagbiro. Nakangising sabi ni Mateo. Agad namang umiling-iling si Zara. Pagod na rin kasi ang kanyang katawan dahil sa paulit-ulit na pag-angkin ni Mateo. Napansin naman ni Zara ang iba't ibang uri ng peklat sa katawan ni Mateo pero agad na inalis ni Mateo ang focus ni Zara sa mga peklat nito at nilipat sa kanyang mukha para hindi mapansin ni Zara na ang mga peklat niya mula sa baril o di kaya dahil sa kutsilyo. Matulog ka na at magpahinga para may lakas ka sa duty mo. Malambing na sabi ni Mateo. Masayang tinanguan ni Zara si Mateo at isiniksik ang sarili sa yakap ni Mateo hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Maagang nagising si Mateo at umalis nang hindi nagpaalam kay Zara. Ginusto nitong gisingin, ngunit nang nakita niya ang paghimbing niyang tulog, di niya nagawang gisingin ito. Nag-iwan na lang ng sulat si Mateo para maipaalam na kailangan si Mateo sa trabaho. Tinawagan si Mateo ng kanyang superior kaya kinailangan niyang umuwi para maaga makapunta sa opisina ng kanyang superior. Good morning, sir! Matapang na sabi ni Mateo at nagsalud sa kanyang superior na nakapasok ito sa opisina. Ganon din ang ginawa ng kanyang superior. May panibago akong trabaho sa iyo at sa team mo.
Seryosong sabi ng matanda. Tahimik naman inantay ni Mateo ang trabaho na ipapagawa sa kanya ng matanda habang naghahakot ito sa mga dokumento na sa lamesa. May inabot ng papel ang matanda kay Mateo at seryoso itong sinuri ni Mateo. This is urgent. Kailangan niyong maging bodyguard ng isang high-ranking official mula sa ibang bansa. Tandaan mo ito. Once na may nangyari sa official na yan dito sa ating bansa, malaking problema ito. Seryosong sabi ng matanda. Sir, yes sir. Pagsagot ni Mateo. Nang nakalabas ito sa kanyang opisina, agad itong nakipagkita sa kanyang makasamahan para sabihin ang detalye ng kanilang bagong misyon. Agad naman silang nagsagawa ng plano sa pagprotekta sa opisyal ng bisita sa bansa. Masayang gumising si Zara. Hinaplos nito ang kama sa kanyang tabi at nang naramdamang wala si Mateo, agad nitong minulat ang kanyang mga mata. Nagtaka si Zara nang makitang wala si Mateo at sinubukang hanapin sa kanyang kondo, ngunit hindi nito nakita si Mateo. Malungkot itong bumalik sa kanyang kwarto. Nakita naman ni Zara ang sulat na kaipit sa kanyang unan. Agad napawi ang lungkot na nadarama ni Zara nang nabasa ang sulat ni Mateo. Good morning, beautiful. Kinailangan ako sa trabaho. Kaya maaga akong umalis. Mag-iingat ka sa trabaho mo and I'll see you soon. Dahil sa sulat ni Mateo, hindi maalis-alis ang ngiti sa mukha ni Zara hanggang sa pumasok ito sa kanyang trabaho. Aba-aba, ang blooming naman ng kaibigan ko na ito. Masayang bati ni Isa sa kaibigan. Namumulang nginitian ni Zara si Isa na ikinalaki ng mga mata ni Isa. OMG! May nangyari! May nangyari! Ang blooming mo, tas kakaiba ang pangiti mo. So ano, kayo na? Kinikilig na sabi ni Isa. Nakangiting tumango si Zara na ikinahiyaw ni Isa. Ano ka ba? Nasa hospital tayo. Natatawang pagsuway ni Zara sa kaibigan. Hays, sana naman mabigyan din ako. Dismayadong sabi ni Isa. Umiling-iling na lang si Zara. Tara na at magtrabaho. Marami pa akong pasyente na dapat tingnan. Natatawang sabi ni Zara at iniwan ang kaibigan na paulit-ulit na pabuntong hininga. Mike, can you copy? Bulong ni Mateo habang pinipindot ang kanyang transmitter na nasa tenga. Copy, Kapitan. Seryosong sabi ni Mike. Nakikita mo ba kami? Kunot noong tanong ni Mateo habang ginagabayan ang opisyal sa paglalakad. Oo, you're in my line of sight, sir. Mariin ang pagpapaalam ni Mike. Good. Seryosong sabi ni Mateo at binalin ang atensyon sa kanyang opisyal na kasama. Nakapasok naman ng walang problema sina Mateo at ang opisyal sa hotel nito. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas, agad na may kumatok sa pintuan ng kwarto ng opisyal. Nagtatakang tinignan ni Mateo ang opisyal. Sir, did you order or call for something? Seryosong tanong ni Mateo. No. We just got here, remember? Natatawang tanong ng opisyal. Sinanyasan naman kaagad ni Mateo ang opisyal na mag-take cover sa may gilid ng kama at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Nagpapasalamat na lang ito at merong butas ang pintuan kung saan pwedeng makita ang kumakatok. Nakita niyang may tatlong lalaki naka-uniforme ng staff sa hotel. Ngunit sa paningin ni Mateo, hindi ito ordinaryo mga staff ng hotel. Kaya naman, agad na kinasa ni Mateo ang kanyang baril at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Hindi naman nag-acting ang mga lalaki at agad na sinugod papasok ang kwarto na nakitang nagbukas ang pinto. Agad na pinutukan ito ni Mateo hanggang sa napatumban niya ang tatlong lalaki. Tinawagan niya ang makasamahan niya na maghanap na pwedeng matutuluyan na safe na opisyal at bantayan nila ito
Samantalang ang ibang kasamahan ni Mateo, sinabihan niyang sundan siya para mahanap ang punot dulo ng pag-atake sa opisyal. Zara! Maganda ka! Natatarantang sigaw ni Isa kay Zara sa kanilang resting room ng mga doktor. Bakit? Nagtatakang tanong ni Zara. May naging putukan sa isang hotel malapit sa atin. Paniguradong maraming maisusugod mamaya. Kabadong sabi ni Isa. Napalunok naman si Zara at naalala ang naranasan sa probinsya kung saan araw-araw may naisusugod sa kanilang pwesto ng mga sundalong sugatan. Hindi alam ni Zara kung bakit bigla ito kinabahan at bigla naisip si Mateo, ngunit biglang natigilan ito sa pag-iisip nang narinig ni Zara ang mga ambulansya na diretsyong dumarating sa hospital. Agad na tumakbo si Zara palabas para makita ang pasyente na isinugod nila. Nanlaki ang mga mata nito at napatigil ang nakita niya kung sino ang lalaking duguan na nilalabas sa ambulansya. Mateo? Nauutal na sambit ni Zara. Dok Zara, malalim ang tama ng pasyente at maraming dugo ang nawala sa kanya. Sigaw ng isang nurse. Sinampal naman ni Zara ang kanyang sarili para makapag-focus sa duguan at walang malay na si Mateo. Napasinghap naman si Isa nang nakita si Mateo na sinusugod pa loob ng hospital. Kalmado ka ba? Tanong ni Isa habang nakisabay sa pagtulak sa hinigaan ni Mateo. Oo, kalmado ako. Mariin na sigaw ni Zara. Nang nasa operating room na si Mateo, nagpunta na si Zara para magpalit ng kanyang damit. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at muling pinakalma ang sarili. Nang natapos ang operasyon ni Mateo at naging stable na ito, hindi nagawa ni Zara ang makaramdam ng kahit na anong tungkol sa nangyari kay Mateo dahil meron pa itong mga kailangan operahan ng mga sinugod sa hospital. Nahalata ni Zara na ang mga ibang naisugod sa hospital, mga sundalo nakita niya sa probinsya. Nang natapos ang kanyang dapat gawin, agad na tumakbo si Zara papunta sa kwarto ni Mateo para makita ang kalagayan nito. Sinundan naman agad nito ni Isa at nakitang nakaluhod si Zara sa tabi ng kama ni Mateo na humahagulgol sa iyak. Kumalma ka. Stable na ang kalagayan ni Mateo. Nag-alalang sabi ni Isa. Hindi mawala-wala sa isip ko ang itsura ni Mateo habang nilalabas sa ambulansya. Akala ko mawawala siya sa akin. Paano nangyari ito? Mga ibang lalaki na isugod ay mga sundalo sa probinsya. Umiiyak at naguguluhan na sabi ni Zara. Hindi nito magawang tumayo dahil sa panlalambot ng kanyang nararamdaman. Niyakap ito ng kanyang kaibigan para mapakalma hanggang sa merong pumasok sa kwarto ni Mateo. Mike? Humihikbing sambit ni Zara. Kamusta po ang kalagayan ni Sir Mateo? Seryosong tanong ni Mike. Malayo na sa panganib si Mateo. Stable na rin ang kalagayan nito at naalis lahat ng balis sa kanyang katawan. Walang emosyong sabi ni Isa. Anong nangyari? Bakit yung kasama si Mateo? Ang sabi niya sa akin, magtatrabaho siya. Humihikbi at naguguluhang tanong ni Zara. Pasensya na po. Hindi po kasi namin namamalayan na meron pang natitirang kalaban. Kaya nung naambush kami, agad na hinarap ni Kapitan ang mga kalaban para maitakbo namin ang mga kasamahan naming may mga tama at naiwan siyang mag-isa. Dismayadong pagbalita ni Mike kay Zara. Ano? Kapitan? Sinong kapitan ninyo? Sundalo si Mateo? Nauutal habang hindi makapaniwalang sambit ni Zara. Siya po ang kapitan ng aming grupo. Isa po kaming grupo ng mga sundalong nakikipagsabak sa frontline at ang aming superior o kapitan ay si Sir Mateo. Mahinang pagpapakilala ni Mike.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Zara sa narinig. Lahat napansin niya kay Mateo simula nung nasa probinsya pa sila na ulit sa memorya ni Zara hanggang sa na-realize niya at nag-seek in sa kanyang isipan na sundalo si Mateo. Hindi nito alam ang kanyang dapat maramdaman sa panulokong ginawa ni Mateo. Hindi din ito alam kung magagalit ba ito o patuloy na mag-alala sa kalagayan ni Mateo. Parang bato si Zara. Walang emosyong nagpatuloy ito sa trabaho at sa pangaalaga kay Mateo. Hanggang sa nagising ito habang nakaupo si Zara sa kanyang tabi. Nasa langit na ata ako. Nangihinang sabi ni Mateo. Ngunit walang emosyong tinignan ito ni Zara. Nangihinang pinagmasdan ni Mateo ang walang emosyon sa mga oras na iyon. Alam ni Mateo na alam na ni Zara ang katotohanan, kaya hindi nito magawang magsalita. Kamusta ang nararamdaman mo? Seryosong tanong ni Zara. Napangiwi naman si Mateo. Wala na ang lambing sa boses ni Zara sa tuwing nakikipag-usap ito sa kanya, pati na rin ang kislap ng mga mata ni Zara habang tinitignan si Mateo. Wala naman, nangihina lang ako at masakit ang mga sugat. Mahinahong sagot ni Mateo. Ganun ba? Magpahinga ka na muna at kapag mas lumakas ka, saka ka magtanggap ng mga bisita na naghahantay sa'yo sa labas. Walang emosyong sagot ni Zara. Sino sila? Nangihinang tanong ni Mateo. Mga kasamaan mo na sundalo. Mariin at mapait na sagot ni Zara. Magsasalita pa sana si Mateo. Ngunit biglang umalis si Zara sa kanyang kwarto. Nag-aninlangan tinignan ito ni Mike nang nakalabas ito. Umiwas naman ang tingin si Zara para hindi mapansin ang nangingilid niyang mga luha bago tuloy ang umalis. Kamusta ka? Nag-alalang tanong ni Isa. Hindi ko alam. Frustrated na sagot ni Zara at nagpalumbaba ito sa lamesa. Ilang araw ang nakalipas, nagawa na rin ni Mateo ang makaupo. Nakausap na rin ni Mateo si Mike tungkol sa nangyari at nakahinga ito ng maluwag nung nasabi niyang ligtas ang opisyal na kinailangan nilang protektahan. Nalaman din nito na ang kalaban nilang bansa ang nagtangkang pumatay sa opisyal at gustong isisi sa kanila ang pagkamatay nito para makalaban din nila ang bansa ng opisyal. Mabuti na lang at nagawa nilang protektahan ang opisyal. Minsan lang magpunta sa kwarto ni Mateo si Zara. Nagpupunta lang ito doon para masiguradong ayos lang si Mateo at walang nangyayaring masama sa katawan ni Mateo. Hindi magawang kausapin ni Zara si Mateo o masking man lang tignan ito sa kanyang mga mata habang kinakausap niya ito. Hanggang sa hindi na kayanan ni Mateo ang katahimikan na nababalot sa kanila sa tuwing magkakasama sila sa kwarto niya sa hospital. Kausapin mo naman ako, malambing na sabi ni Mateo. Kinakausap naman kita, masungit at malambing na sagot ni Zara. Akmang aalis na muli ito nang hinawakan kaagad ni Mateo ang kanyang kamay. Please, desperadong sabi ni Mateo. Hindi na rin nakayanan ni Zara ang kanyang nararamdaman at galit na tumingin kay Mateo. Bakit? Kinailangan mo ba akong lokohin at antayin na sa ganitong paraan ko malalaman ang tunay mong trabaho? Nanginginig ang boses ni Zara habang nagsasalita at nagsimula ng ngilid ang kanyang mga luha. Patawarin mo ko. Hindi ko ginustong ilim sa iyo ang pagiging sundalo ko. Natakot lang ako at baka hindi mo matanggap ang delikado kong trabaho o di kaya lumayo ka sa akin kapag nalaman mo nagsinungaling ako. Pag-aamin ni Mateo. Akala ko unti-unti na kitang nakilala pero dahil sa pagsisinungaling mo, hindi ko alam kung lahat ba ng alam ko tungkol sa iyo ay totoo ba o kasinungalingan lamang. Galit na sigaw ni Zara.
at sunod-sunod nang tumulo ang kanyang mga luha. I'm sorry. Tanging paghingi lamang ng sorry ang nasasabi ni Mateo. Mateo, duguan kitang nakita. Wala kang malay na sinugod sa hospital. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko habang inooperahan kita? Bakit naman hinayaan mo na sa ganitong paraan ko pa malalaman? Alam mo ba na halos mabaliw ako nang naisugod ka dito? Na wala man lang akong kamalay-malay na nasa labas ka, tinataya ang buhay mo. Humahagulgol na sigaw ni Zara. Patawarin mo ko, pero sana maniwala ka na ang trabaho ko lang ang nilihim ko sa iyo. Lahat ay totoo. Lahat ng pinagsamahan natin. Lahat-lahat, walang halong kasinungalingan. Malungkot na sabi ni Mateo at sinubukang tumayo. Ngunit napangiwi ito sa sakit ng kanyang tagiliran. Agad namang lumapit si Zara at inalalayan na makaupo ng maayos si Mateo habang nagpupunas ng kanyang luha. Malungkot na ginitian ni Mateo si Zara at marahan na pinunasan ang kanyang mga luha. Patawarin mo ko. Hindi na ako maglilihim sa'yo. Paniwalaan mo sana ang sinasabi ko sa'yo. Lalo na ang pagmamahal ko sa'yo. Malambing na sabi ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Zara sa sinabi ni Mateo. Niminsan kasi, hindi ito nagsabi ng nararamdaman niya. Si Zara ang parating magtatanong at ang sagot parating Mateo, physical na pagpaparamdam. Kaya niminsan, hindi nito narinig mula kay Mateo ang nararamdaman ni Mateo sa kanya. Muling napaluha si Zara nang narinig na mahal siya ni Mateo. Mahal na mahal kita. Muling sabi ni Mateo. Napakagatlabi si Zara para pigilan ang kanyang pag-iiyak. Ngunit hindi nito magawang tumahan sa pag-iiyak hanggang sa niyakap ito ni Mateo para patahanin. I'm sorry. Please, huwag ka nang umiyak. Malambing na sabi ni Mateo. Alam mo bang, takot na takot ako. Akala ko nawala ka na sa akin. Isang gabing magkasama tayo. Tapos kinabukasan, haharap ka sa akin na punong-puno ng dugo at walang malay. Umiiyak na sabi ni Zara habang niyayakap pabalik si Mateo. I'm sorry, I'm sorry. Mag-iingat na ako sa susunod. Doble-doble ingat na para kapag uwi ako sa'yo, hindi na ako duguan. Pagtatahan ni Mateo. Kumawala naman si Mateo sa pagyayakap nilang dalawa at hinawakan ang mukha ni Zara para halikan. Tinanggap naman ito ni Zara at hinalikan ito pabalik para namang nabunutan ng tinik si Zara na nakapag-ayos sila ni Mateo. Unti-unting gumagaling na rin si Mateo na kaya na itong maglakad-lakad nang malaman ng superior ni Mateo na malakas na si Mateo. Agad itong pinatawag dahil gusto itong bigyan ng award ng official na pinotektahan niya at para makapagpasalamat ng harapan bago ito bumalik sa sariling bansa. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Zara nang nadatnan niyang nag-aayos at nagpapalit si Mateo kasama ang kanyang vice president na si Mike. Tinanguan naman ito ni Mike bago lumabas ng kwarto para bigyan ng oras ang dalawa. Aalis ka? Hindi ka pa pwedeng lumabas. May tansya na magbukas ulit o ma-infection ang iyong sugat. Hindi makapaniwalang sabi ni Zara. Niyakap naman ito ni Mateo. Pinatawag kasi ako ng superior ko. Kailangan kong pumunta at nakakalakad naman ako. Meron naman akong doktor kung sakaling ma-infection ang sugat ko. Nakangising sabi ni Mateo. Hindi naman natuwa si Zara at marang hinampas ang braso ni Mateo. Sa tingin mo, gugustuhin ko na lagi kang ginagamot? Nakataas kilay na tanong ni Zara. Naku naman, ang pinakamamahal ko, napaka-overprotective. Huwag ka mag-alala, kailangan ko lang mag-report pagkatapos nun, uwi na ako sa'yo. Malambing na sabi ni Mateo. Uuwi sa'kin? Nagtatakang tanong ni Zara. Nilapit naman ni Mateo
ang kanyang mukha sa tenga ni Zara. Uuwi sa'yo, kaya antayin mo ko sa bahay mo mamaya. Nakangiting bulong ni Mateo. Namula naman kaagad ang buong mukha ni Zara at natulala. Wala akong gagawing iba, kundi humarap lang sa superior ko. Yun lang, kaya huwag ka mag-alala, okay? Malambing na pagpapaalam ni Mateo. Pero, hindi natuloy ni Zara ang pagprotesta ng hinalikan ito ni Mateo. Wala ka talaga dapat ikabahala. Promise. Seryosong sabi ni Mateo habang tinitignan sa mga mata si Zara. Napabuntong hininga na lang si Zara at nag-alalang tinignan si Mateo. Mag-iingat ka ha. Huwag kang masyadong magagalaw. At lalong-lalo na't huwag kang magbubuhat ng kahit na ano. Sirektong pagbibili ni Zara. Nagsalut naman si Mateo kay Zara. Yes, ma'am. Matapang na sigaw nito na ikinatuwa ni Zara. Nagpa-discharge na si Mateo. Ayaw pa sanang paalisin ito ng hospital nang si Zara na mismo ang nakiusap. Bago umalis, ibinili naman ni Zara ang mga hindi dapat gawin ni Mateo kay Mike. Nang umalis ang dalawa, palihim na kumaway si Mike kay Isa na nakatayo sa likod ni Zara. Napansin naman ito ni Zara at nakangiting tinignan ang kaibigan. Huwag mo kong giningitian ng ganyan at magkaibigan lang kami. Mataray na sinabi ni Isa. Masaya lang ako. Kaya ngumiti ako. Napakaano nito talaga? Natatawang sabi ni Zara. Inikutan na lang ito ng mata ng kaibigan. Magkaibigan lang talaga kami? Mariin na inulit ni Isa. Oo na. Tara na. Balik na tayo sa loob para magtrabaho. Nakangiting sabi ni Zara habang hinihila pa loob ang kaibigan. Talagang magkaibigan lang kami. Pag-uulit muli ni Isa at tinawanan na lang ito ng malakas si Zara. Masayang tinanggap ni Mateo at ng kanya makasamahan ang reward na ibinigay sa kanila. Matapos nilang tanggapin ang kanilang reward, agad na kinulit na makasamahan ni Mateo ang utang niyang alak sa mga ito. Sige na sir, aantayin mo pa atang nag-retire kaming lahat bago mo ipatikim ang sahod mo. Sigaw ng isang lalaki. Tinitiis namin ugali mo ng ilang taon. Sigaw naman ng isa pang kasamahan nila. Tumawa ng malakas si Mike sa pang-aasar ng kanilang kasamahan sa kanilang kapitan. Mayde! Hindi natapos ni Mateo ang kanyang sasabihin nang biglang may sinabi si Mike. Huwag mong masabing-sabing may date ka at alam namin kayo na. Pang-aasar ni Mike. Ay! Pang-aasar na sigaw na makasamahan nila Mateo sa trabaho. Kumunot ang noo ni Mateo. Tigilan niyo ko. Lang alak ba kailangan niyo? Inis na sigaw ni Mateo. Nagpalakpakan ang makasamahan nito na parang inaasar pa lalo ang kanilang kapitan. Napabuntong hininga na lang si Mateo sa kakulitan ng kanyang makasamahan. Matapos sa trabaho, agad na umuwi si Zara para ipagluto si Mateo. Hindi na rin nagtagal, umuwi na sa kanya si Mateo. Nang narinig ni Zara ang doorbell, agad itong binuksan ang kanyang pintuan at malawak na ngumiti nang nakita si Mateo. May nangyari ba sa sugat mo? Nag-alalang tanong ni Zara. Wala po, Dok. Nakangiting sabi ni Mateo at inikutan na lang nito ng mga mata si Mateo. Niyakap naman ni Mateo si Zara ng mahigpit at masayang niyakap ito pabalik ni Zara nang naamoy niya ang alak kay Mateo. Kunot noong tinignan ni Zara si Mateo habang magkayakap pa rin silang dalawa. Uminom ka? Kunot noong tanong ni Zara. Konte? Kinakabahan na sabi ni Mateo. Marahan na kinurot ni Zara sa tagiliran si Mateo. Napangiwi naman ito sa sakit. Baka nakakalimutan mong pasyente pa ako. Natatawang tanong ni Mateo. Buti at alam mo, kakalabas mo sa hospital? Uminom ka? Galit na sabi ni Zara. Ginusuan naman ni Mateo si Zara. Inikutan na lang ito ng mata ni Zara. Halika,
at kumain na para makapagpahinga ka na. Inis na sabi ni Zara. Oo, kailangan nating kumain para may lakas tayo mamaya. Nakangiting sabi ni Mateo at ikinamula ng buong mukha ni Zara. Anong mamaya? Bakit mamaya? Nauutal na tanong ni Zara. Nakangiting lumapit si Mateo kay Zara at hinalikan nito. Napapikit na mga mata si Zara nang dumampi sa kanyang labi ang labi ni Mateo. Marahan na hinila ni Mateo si Zara mula sa baywang papalapit sa kanya. Kinagat ni Mateo ang ilalim na labi ni Zara. Binuka naman ito ng konti ni Zara. Baka mabigyan ng akses si Mateo ay pailaliman ang kanilang halikan. Lumalim ng lumalim ang halika ng dalawa hanggang sa kinailangan nilang maghabol ng hininga. Sinandal ni Mateo ang kanyang noo sa noo ni Zara habang naghahabol ng pahinga. Kakain ba muna tayo? Malambing na tanong ni Mateo habang tinitignan ng malagkit si Zara. Napakagatlabi naman si Zara. Tinignan niya pabalik si Mateo ng malagkit at napatingin sa labi ni Mateo. Napangiti naman si Mateo at agad na hinalikan muli si Zara. Habang lumalalim muli ang halika ng dalawa, nagpunta ang mga ito patungo sa kama ni Zara. Dahan-dahang inalis ni Zara ang mga damit ni Mateo para hindi magalaw ang kanyang sugat, habang si Mateo naman hindi natigil sa pagpapaulan ng mga halik sa iba't ibang parte ng katawan ni Zara, hanggang sa tuluyang naangkin muli ni Mateo ang pagkababae ni Zara, hanggang sarili nilang katawan ang sumuko sa sobrang pagod. Hinalikan ni Mateo si Zara at niyakap ng mahigpit. Tumayo naman ito at naglakad papunta sa upuan kung saan niya tinapon ang kanyang jacket. Kunot noong pinagmasdan ito ni Zara hanggang sa nakabalik na si Mateo sa kama. Muling hinalikan ito ni Mateo habang sinusuot ang singsing sa kamay ni Zara. Nang naisuot niya na ang singsing, saka naman ito tinigil ang paghahalik kay Zara. Inangat naman ni Zara ang kanyang kamay at napasinghap na may nakitang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Nangilid ka agad ang mga luha ni Zara habang pabalik-balik ang kanyang tingin sa kamay at kay Mateo na masiyang giningitian ito. Ano to? Naiiyak na tanong ni Zara. Gusto kitang pakasalan at makasama habang buhay. Kung okay lang sa'yo ang maikasal sa isang katulad ko. Seryoso at nahihiyang sabi ni Mateo. Nagsibagsakan ang mga luha ni Zara at agad na inikot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Mateo para halikan ito. Aray! Baka nakakalimutan mong may sugat pa ako. Natatawang sabi ni Mateo. Humahagulgol naman sa iyak si Zara habang paulit-ulit na hinahalikan sa iba't ibang parte ng mukha si Mateo na mas lalong ikinatuwa ni Mateo. Walang problema sa akin. I'm so happy. Umiiyak na sambit ni Zara habang tinitigan ang kanyang kamay. Ganun ba? Then, I'm in your care from now on, mahal kong doktora. Seryosong sabi ni Mateo at muling niyakap si Zara. Mamahalin kita at aalagaan aking sundalo. Malambing na bulong ni Zara sa tenga ni Mateo na ikinamula ng buong mukha ni Mateo. Masayang ibinalita ni Zara ang balita sa kanyang kaibigan na si Isa. Napahiyaw at sobrang natuwa naman si Isa sa ibinalita sa kanya ni Zara. Finally! Ikakasal ka na! Akala ko pa man din, tatanda kang dalaga! Kinikilig na sigaw ni Isa. Pabiro namang binatukan ito ni Zara. Anong tatandang dalaga? Baka nga ikaw itong tumandang dalaga sa ating dalawa eh. Pangaasar ni Zara. Napangiti naman si Isa. Hindi mo sure? Masayang sabi ni Isa. Nanlaki naman ang mga mata ni Zara sa gulat at agad na lumapit sa tabi ng kaibigan para akbayan. Sino? Kailan? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Zara.
Secret! Ayaw ko munang sabihin. Sabihin ko na lang kapag sure na ako. Tumatawang sabi ni Isa. Ang damot ito. Nakangusong sabi ni Zara. Magsasalita na sana si Zara nang may naghanap kay Isa at tag-abot ng isang bukay ng bulaklak. Namula naman sa kilig si Isa at pilit na pinipigilan ang kanyang ngiti. Mabilis namang hinila ni Zara ang note na kalagay sa bukay. See you again tonight, pretty doctor. Mikey. Pagbasa ni Zara. Nang narealize ni Zara kung sino ang Mikey sa sulat, napahiyaw ito. Ang Vice President ni Mateo? Sigaw na sabi ni Zara. Oo na. Ewan ko ba dun? Panay ang buntot sa akin simula nung na-hospital si Mateo. Natarayan ko lang ng konti na in love na. Mayabang na sabi ni Isa. Nginitian naman ito ni Zara na parang nangaasar. Bakit namumula ang buong mukha mo? Sigurado ka bang siya lang na in love? Pangaasar ni Zara na mas ikinamula ni Isa. Nahihiyang tinakip ni Isa ang bulaklak ng kanyang hawak sa kanyang mukha na ikinatuwa ni Zara. Medyo. Nahihiyang sabi ni Isa na nagpakilig kay Zara. Lumipat na ng tuluyan si Mateo sa kondo ni Zara. Mas pinili nilang doon muna manirahan dahil mas malapit ang kondo ni Zara sa hospital. Hindi naman kinasal kaagad si Zara at Mateo dahil isabak muli si Mateo sa ibang lugar para linisin ang mga kalaban na nagtatago sa mga probinsya. Patagong nagpapatayo ng bahay si Mateo na hindi ito alam ni Zara. Lumipas pa ang ilang taon, saka naman nagpakasal si Zara at Mateo. Hindi naman naging problema ang pag-alis parati ni Mateo at hindi makakauwi ng ilang linggo o buwan dahil sa kanyang trabaho. Ngunit araw-araw itong may dalang pangangamba sa kaligtasan ni Mateo. Nang tuluyan nang natapos ang bahay na palihim na pinapatayo ni Mateo, nagpa siya na rin itong mag-resign sa kanyang trabaho. Mahal ni Mateo ang kanyang trabaho, ngunit sa ilang taon nitong pagsiservisyo, hindi na nito kinaya ang pagod, lalong-lalo na at ilang kasamahan niya na ang nawala. Saan naman tayo pupunta? At kailan ka pa nakahanap ng oras na pagpapagawa ng surprise mo sa akin? Ha? Kung kakauwi mo lang. Masungit na pangungulit ni Zara sa kanyang asawa na si Mateo habang nagmamaneho. Naku naman si Mrs. Kahit naman nasa trabaho ako, pwede naman ako mag-utos, di ba? Natatawang sabi ni Mateo. Saan ba kasi tayo pupunta? Naku-curious na ako. Natatawang sabi ni Zara. Basta, malapit na tayo. Masayang sabi ni Mateo. Nang nakapunta na sa bagong bahay sila Mateo at Zara, hindi magawang maalis ni Zara ang paningin sa bahay. Mas lalong namangha naman si Zara nang nakita ang loob ng bahay. Napabalin ang atensyon nito sa malaking picture frame na nakapaskil sa pader. Napaluha si Zara nang nakita niya ang picture nila ni Mateo sa kanilang kasal. Atin to? Lumuluhang sagot ni Zara. Masaya namang tumango si Mateo. Pero masyado naman atang malaki ito para maging bahay natin, lalo na at lagi kang wala. Humihikbing sabi ni Zara. Nag-resign na ako. Malumani na sabi ni Mateo na ikinagulat ni Zara. Tinawanan na lang ito ni Mateo. Nag-resign na ako sa pagiging sundalo. Magpo-focus na lang ako sa negosyo ko dahil mukhang na-drain na ako sa pakikipagsabak. Hindi ko na rin kayang iwan ka parati ng puno ng pangangamba. Malambing na sabi ni Mateo. Parang hinahaplos ang puso ni Zara sa mga sinabi ni Mateo. Pero agad itong napakunot noo nung naalala ang nabanggit ni Mateo na negosyo. Anong negosyo? Kunot noong tanong ni Zara na nagpakaba kay Mateo. Hindi ko ba naikwento sa'yo? Nagtatakang tanong ni Mateo. Na ano, Mateo? Inis na tanong ni Zara. Na may napatayo akong negosyo. Doon ko binuhos ang mga sahod ko noon sa sundalo. Nakayokong pag-amin ni Mateo. Napahampas na lang ng noo si Zara. Hindi nito akalain na sa sobrang tahimik ni Mateo, hindi rin ito magagawa ang sabihin
sa kanya ang kanyang pangalawang identity. Sabihin mo nga sa akin kung ano pang tinatago mo, baka sa susunod malalaman ko na lang na ikaw pala si Superman. Naiinis na sabi ni Zara. Pinigilan naman agad ni Mateo ang kanyang ngiti dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Mas lalo namang nainis si Zara at kinurutan na pakalakas sa tagiliran si Mateo. Aray naman! Pagsusuway ni Mateo. Seryoso ako dito? Baka naman hindi Mateo ang tunay mong pangalan? O baka naman pati kasal natin, peke? Nakataas kilay na sabi ni Zara. Wala na talaga. Hindi ko lang nasabi sa'yo kasi nawala rin sa isip ko. Naalala ko na lang nung sinabi ni Mike na hindi niya na kayang i-manage yung negosyo ko habang nagsusundalo. Tumatawang sabi ni Mateo. Sasabog ata mga ugat ko sa galit sa'yo, Mateo. Napabuntong hininga na sabi ni Zara. Sorry na, misis ko. Paglalambing ni Mateo. Sige, patatawarin kita. Basta kuhanan mo ako ng mangga na ikaw mismo ang pumitas. Matari na sabi ni Zara. Naglili ka? Excited na tanong ni Mateo. Napangiti naman si Zara. Oo, malay mo, hindi ikaw ang ama. Pangiinis ni Zara. Misis naman, hindi magandang biro yan. Nakangusong sabi ni Mateo. Sige, hindi na ako magbibiro ng ganon. Pero ipapakilala na lang kita sa anak natin bilang kapitbahay. Total, masyado kang maraming pagkatao na nililihim. Pangaasar muli ni Zara. Napanganga naman si Mateo. Missis, hindi na ako maglilihim. Yun na talaga ang final. Promise. Taas kamay na sabi ni Mateo. Tinawanan naman ito ni Zara at iniwan si Mateo para ikutin ang kanilang bagong bahay. Pero seryoso, buntis ka? Tanong ni Mateo na nahabol si Zara. Napakachismoso mo namang kapitbahay at pati pagbubuntis ko, gusto mo malaman? Nakataas kilay na sabi ni Zara. Misis naman, wala namang ganyanan. Paglalambing ni Mateo na parang bata. Tila hindi nakayanan ni Zara ang pigilan ang kanyang tawa. Sa sobrang natawa ito dahil ang seryosong sundalo na pinakasalan niya, parang bata na inagawa ng candy sa harapan niya. Tapos ngayon, tinatawanan mo ko? Nakangusong sabi ni Mateo. Tara na nga, gusto ko nang makita ang bago nating bahay kasama ang magiging anak natin. Natatawang sabi ni Zara habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sobrang saya ni Mateo nang sa wakas, nakabuo na rin sila ni Zara. Nangilid ang mga luha ni Mateo habang naiyakap ng mahigpit si Zara. Mahal na mahal kita. Excited na akong makita ang anak natin. Naluluhang sabi ni Mateo. Niyakap naman ito pabalik ni Zara. Mahal na mahal din kita. Malambing na sabi ni Zara. Nilibot naman ni Zara at Mateo ang bago nilang bahay. Masaya ito dahil kahit saang parte ng bahay ng kanyang nakita, sobrang nagustuhan niya. Napaka worth it lahat ng pagod ni Mateo sa pagpapagawa ng bahay. Sinigurado niya kasi na lahat ng nasa bahay at disenyo ng bahay patok sa mga tasty Zara. Hindi naman nagtagal, nabili na nila Mateo at Zara ang mga kailangan sa buong bahay at ready na nilang itong malipatan. Bagay na bagay yung kama, tama ang pinili ko. Masayang sabi ni Zara. Tara, testing natin kung matibay. Nakangising sabi ni Mateo. Inikutan na lang ito ng mga mata ni Zara. Hindi pa nga ako nanganganak. Gusto mo na agad gumawa ng kapatid itong bata? Mataray na sabi ni Zara. Natawa na lang si Mateo at hinalikan sa noo ang asawa. Nagpatuloy naman ang asaran at kulitan ng mag-asawa. Natutuwa na lamang si Zara sa pagbabago ng kanyang asawa. Simula nung nagkakilala sila, ang tahimik at tipid magsalita na si Mateo. Ngayon, pilyo at mapangasar na. Ang Mateo na seryoso at minsan lang makitang gumiti o masking tumawa ngayon, napakasaya na. Gustong-gusto naman ni Zara ang pababagong ito. Dahil ramdam niya ng buong pagkatao ni Mateo. Naging komportable na kaya
lumabas ang totoong ugali nito. Masaya itong makita na laging tumatawa si Mateo at laging mukhang nag-e-enjoy. Ang bilis lumaki ng tiyan mo. Namamanghang sabi ni Mateo habang hinahaplos ang tiyan ni Zara. Hirap na akong kumilos, buti na lang at andyan ka parate. Masayang sabi ni Zara. Anytime, makikita na natin siya. Sino kayang kamukha? Sana kamukha mo. Nakangiting sabi ni Mateo. Mas gusto kong kamukha mo, lalo na ang mahaba mong pilik mata. Sana makuha ng anak natin. Natutuwang sabi ni Zara. Magsasalita na sana si Mateo nang biglang napahiyaw si Zara sa sakit. Nagpatulong naman si Zara sa pag-upo dahil hindi ito makagalaw sa sobrang sakit. Pagkaupo nito, biglang pumutok ang panubigan ni Zara. Lalabas na ang bata. Kunin mo na ang magamit at ihanda natin. Nangihinang sabi ni Zara. Mabilis namang kumilos si Mateo at agad na sinugod sa ospital si Zara. Naging maayos naman ang delivery ng kanilang baby boy. Hindi magawang pigilan ni Mateo ang kanyang mga luha habang masayang pinagmamasdan ni Zara na katabi ang kanilang anak. Nakuha niyang pilik mata ko. Natupad ang hiling mo. Masayang sabi ni Mateo. Anak, meet our neighbor. Nangihinang sabi ni Zara na ikinatuwa ni Mateo habang umiiyak. Nangihina ka na nga. Nagawa mo pang magbiro. Tumatawang sabi ni Mateo at masayang hinalikan ang asawa. Salamat sa pagiging malakas. Masayang sabi ni Mateo. I love you. Mahinang sabi ni Zara bago ito tuluyang nakatulog. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Mateo at Zara. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.